Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahalan Allah pinakamawain na pinakamabagin. Ang lahat ng papuri at pasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang Panginoon ng sanlibutan. Naway ang kanyang kapayapaan, pagpapala at pagpupugay ay mapasa kanyang huling propeta, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa punang kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga patuloy na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Sa muli, mga mahal ko, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, binabati ko kayo ng pagbati ng ating relihiyon at ito rin ang pagbati ng mga taong maninirahan sa paraiso, sa Jannah. Ito ang pagsasabi ko ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, isang magandang pagkakataon na naman na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na magtipon-tipon tayo upang ating pag-aralan ang kanyang relihiyon na kanyang inutos sa atin na ating paniwalaan. At alhamdulillah, kabilang din tayo sa mga ipinagpala ng Allah subhanahu wa ta'ala na pag-aralan ang kanyang agama, ang kanyang relihiyon. Dahil ito ay tanda na tayo ay gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon ng kabutihan. Hindi lahat ng tao ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon siya ng kabutihan, kundi pinipili lamang niya. At palatandaan na ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang kabutihan kapag ikaw ay kanyang ginabayan sa Islam at kapag ikaw din ay kanyang ginabayan na mag-aral sa Islam. Dahil napakaraming mga tao, mga kapatid, hindi lingid sa inyong kaalaman na sila ay nagsasabi na sila ay mga Muslim. Ngunit kung titingnan mo sila, ay ang kanilang mga ginagawa ay minsan salungat sa utos ng Islam. Hindi mo sila masisisi dahil sila ay hindi nila, wala silang kaalaman, hindi nila alam yun. Alhamdulillah, kabilang tayo sa pinagpala ng Allah na magkaroon ng kaalaman sa Islam. Dahil yun ay palatandaan na gusto ka ng Allah. Mahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at gusto sa iyo ang kabutihan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang katibayan sa hadith ni Muawiyah na anak ni Abu Sufyan radiyallahu anhuma na nalikom ni Bukhari at Muslim, kanyang sinabi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sinabi ni Muawiyah, narinig ko ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, may yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Sino man ang naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang kabutihan ay ipapaunawa sa kanya ang Islam. Yun yung palatandaan, mga kapatid, na ninais ng Allah sa iyong kabutihan. Hindi yung ninais ng Allah sa iyong kabutihan na ikaw ay kanyang payamanin, ninais ng Allah sa iyong kabutihan na ikaw ay bigyan ng magandang asawa, mabuting asawa, ninais ng Allah sa iyong kabutihan na ikaw bigyan ng mga anak, bigyan ng magandang trabaho. Hindi yun pala tandaan na ninais na Allah sa iyo ang kabutihan. Kundi yun ay mga normal na bagay lamang na ibinibigay ng Allah sa kanyang alipin. Pero ang palatandaan na ninais na Allah sa iyo ang kabutihan, na gusto na Allah na ikaw ay maging mabuti, gusto na Allah na magkaroon ka ng kabutihan sa sarili mo, sa puso mo, at maging mabuti ka sa mga tao sa paligid mo, kapag yun ay gusto ng Allah, ang kanyang gagawin ay ipapaunawa ng Allah sa iyo ang agama, ang din, ang Islam. Ipapaunawa sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam. So alhamdulillah, bilang pagpapatuloy sa ating nasimulan na pag-aaral sa tahara, tayo ay nasa tahara pa o sa kalinisan, sa paglilinis. Hindi pa tayo nakapunta sa sala. Dahil hindi tatanggapin ang sala kung walang tahara. So, bago natin simulan ng ating pag-aaral sa tahara, sa araw na ito ay nais ko sanang
magbanggit tayo ng mag-aral tayo ng dua. Bago natin simula ang ating pag-aaral, ay kukuha tayo ng isang dua o zikir, panalangin, ng ating i-memorize, ating isaulo, bago natin simulan ang ating pag-aaral. Every week na yun, inshallah. So, ikabisado natin lahat. Para man lang magkaroon tayo ng kaalaman sa pagzikir. Kasi ang pagzikir, mga kapatid, napakahalaga sa isang Muslim. Kasi ang pagzikir o ang pag-alaala sa Allah, ito ay napakalaking protection sa isang tao. Napoproteksyonan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at gawing, hindi lang yun, kundi gagawing madali sa kanya. Gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging madali sa kanya ang kanyang gustong gawin. Maging madali. Minsan kasi may mga bagay na gagawin ka pero napakahirap gawin. Pero nang dahil sa ikaw ay laging magdidikir, laging magdikir araw, gabi, subhanallah, maging madali lang sa'yo ang paggawa ng mga bagay-bagay na kabutihan. At subok yun, mga kapatid. Kaya may isang hadith na may isang taong pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, sabi niya, "Ya Rasulullah, tulungan mo ako dahil parang nahihirapan ako sa paggawa ng mga utos sa Islam. Pagsasala ng 5 times a day, pagzazaka, pagsaum, pag ano, ang hirap sa ano, parang kasi bagong Muslim pa lang siya. Tulungan mo ako, paano ano ang gagawin ko para maging madali sa akin lahat 'yon?" So ang sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka rataban min zikrillah." Ang gawin mo ay lagi mong basain ang iyong dila sa pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay dalil na ang pagzikir, ang pag-alaala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay kabilang sa magpapatulong sa iyo sa buhay mo na maging madali yung mga gawain mo. Hindi lang sa mga ibadat sa Islam, kundi pati na rin sa mga makamundong bagay, maging madali sa iyo kapag ang dila mo ay laging nagzikir sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, alhamdulillah, ang zikir, mga kapatid, ang zikir o ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nahati sa dalawa. Una, zikir na kung saan ay walang limitasyon. Kahit anong oras mag-zikir ka, kahit anong pangyayari, kahit walang limitasyon. Halimbawa, yung astaghfirullah, paghingi ka ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit anong-ano yun, kahit 24 hours, lagi mong sabihin yun, subhanallah, alhamdulillah. Walang nabanggit na specific na pangyayari na ito ay idikir mo, ito ay idua mo, ipanalangin mo. Pangalawang uri ng zikir or dua ay yung may specific na gawain na merong nakalaan dyan na zikir o dua na nababagay dyan. Nababagay doon. At yun ang ating pag-aaralan, inshallah. Halimbawa doon, kapag lalabas ka ng bahay, ano yung sasabihin mo na zikir na tinuro ng Islam? Kapag papasok ka ng bahay, ano yung sasabihin mo? Kapag ikaw ay kakain, anong sasabihin mo? Kapag ikaw ay pagkatapos kumain, anong sasabihin mo? Kapag ikaw ay papasok sa kubeta, anong sasabihin mo? Kapag ikaw ay lalabas sa kubeta, anong sasabihin mo? Kapag ikaw ay sasakyan ng sasakyan, anong sasabihin mo? Kapag ikaw ay bababa, anong sasabihin mo? Kapag ikaw ay magta-travel, anong sasabihin mo? Kapag ikaw ay magsiping sa asawa mo, anong sasabihin mo? Kapag ikaw ay nakarinig ng kulog, anong sasabihin mo? Kapag ikaw ay nadatnan ng bagyo sa lugar niyo, napakalakas na hangin, may zikir din doon, anong sasabihin mo? Kapag umulan, anong sasabihin mo? At kapag matapos na yung ulan, anong sasabihin mo? Lahat-lahat, napakaraming mga, halos lahat ng gawain ng tao ay merong nakalaan doon na panalangin. At yun ang kabilang sa kagandahan ng Islam. Hindi mo makikita sa ibang pananampalataya na kapag ikaw ay magsiping sa asawa mo, mayroon bang tinuro sila? Yung Katoliko, mayroon bang tinuro? Pag magsiping ka sa asawa, mayroon panalangin? Wala. Iglesia ni Cristo? Wala. El Shaddai? Wala. Mormons? Wala. Pentecostal? Wala. Born again? Wala. Seventh-day Adventist Church? Wala. Magitin mo lahat ng mga Protestant na sekta sa Katoliko, sa Kristyanismo, walang nabanggit na mga panalangin na sa ano. Alhamdulillah, sa Islam, merong mga binanggit, kung kaya nararapat sa atin na mga Muslim na samantalahin natin yung pagkakataon na yun. Dahil subhanallah, napakaganda ng epekto nun. Halimbawa lamang, bigyan ko yun ng halimbawa. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kapag ang isa sa inyo ay gustong tumabi sa kanyang asawa, sumiping sa kanyang asawa, at sinabi niya bago siya nagsiping sa kanyang asawa or bago niya hinubad na kanyang damit o kahit nakahubad na basta bago sila nag-contact, Bismillah, Allahumma jannib na shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana. Bismillah, sa ngalan ng Allah, Allahumma jannib na shaytan, wa Allah, ilayo mo sa amin ang shaytan habang ginagawa namin to, kasi minsan sumasali ang shaytan. Wa jannib shaytana ma razaqtana, at ilayo mo ang shaytan din sa kung ano yung ibibigay mo sa amin na anak pagkatapos namin gawing ito. Sinabi ni Propeta Salam, sino man ang sinabi niya yun before niya sipingan ng kanyang asawa at binigyan sila ng Allah ng anak sa gawain na yun, ay hindi mapipinsala ng shaytan ang bata na yun hanggang sa siya ay lumaki. Hindi mapipinsala. Hindi mapipinsala. At ganun din kabilang sa pakinabang doon sa zikir na yun, hindi sasali ang shaytan sa inyong gawain at hindi kayo makikita ng mga jin. Kasi pag nagsiping kayo ng misis mo, ang mga jin ay nakatingin sa inyo. Tinitingnan kayo, paras lang nanonood ng porn. Paras lang nanonood. Tinitingnan kayo ng mga jin. At yung shaytan, minsan sila, sumasali sila. Niroroman sa mga asawa mo, yung shaytan, niroroman sa din niya. Yung shaytan. Pero pag sinabi mo yung zikir na yun, wala sila nakikita. At hindi sila sumasali. Solo nyo lang. Solo nyo lang mag-asawa yung gawain na yun. At iba yung pakiramdam. Iba yung pakiramdam na kapag nagzikir ka, kaysa hindi ka nagzikir. Ramdam mo kapag ikaw ay nagzikir at kapag ikaw ay hindi nagzikir bago ka nagsiping sa iyong asawa. Yun ay kabilang lamang sa mga magandang epekto ng pagdidikir. Ng pagdidikir bago mo gawin ang isang gawain. Kabilang sa mga zikir na ating tatalakayin, inshallah, ngayong araw, ay itong nasa harapan ninyo. Dua, panalangin o zikir, pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, every na ikaw ay lalabas ng iyong bahay. Kapag ikaw ay lalabas ng iyong bahay, kapag nahawakan mo yung pintuan ng bahay mo, hindi ka pa sa labas, nasa loob ka pa ng bahay, lalabas ka pa lang, sasabihin mo, Bismillah, wala, Bismillah, wala hawla, wala quwata illa billah. Ah. Nasa malayo yata yung tingin. Kanina pa ako salita naman. Bismillah, Muhammad Ali. Tawakkaltu ala Allah, wala hawla, wala quwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla, wala quwata illa billah. Ang kahulugan yan, Bismillah, sa ngalan ng Allah, tawakkaltu ala Allah, ako ay nagtitiwala sa Allah. Ako ay nagtiwala sa Allah. Wala hawla, wala quwata, at walang lakas, walang may kakayahan na baguhin ang mga bagay-bagay, walang may lakas na baguhin ang mga bagay-bagay, illa billah, maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lang yung may kakayahan na baguhin ang mga bagay-bagay. Ulitin ko, zikir, dua, bago ka lalabas ng bahay, sasabihin mo, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla, wala quwata, illa billah. Hindi iabot ng, siguro mga 10 seconds lang. 10 seconds lang, bilangin mo lang, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla, wala quwata, illa billah. O, 6 seconds lang, binilangin mo. Napakadali lang. Ang kahulugan niya, Bismillah, sa ngalan ng Allah, tawakkaltu, ako ay nagtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin, inano ko na sa kanya lahat. Pinapaubaya ko na sa kanya ang lahat na mayayari sa akin sa labas ng bahay. Wala hawla, wala quwata, at walang lakas, at walang may kakayahan na bagu-baguhin ang mga bagay, illa billah, maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang lalabas ng kanyang bahay
at magsasabi ng Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata ila billah, makakamit niya ang apat na bagay. Napakasimple ng ano lang, makakamit niya ang apat na bagay at subok ito mga kapatid, subhanallah. Subok ito, makakamit niya ang apat na bagay. Una, kad kufiya. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang bahala sa kanyang gagawin sa labas. Hindi ka papabayaan ng Allah. Hindi tulad ng lalabas na walang zikir, bahala ka sa ano mo. Pero kapag magzikir ka, ang Allah subhanahu wa ta'ala, tutulungan ka niya kung ano yung gusto mong gawin sa labas. Halimbawa, lalabas ka para magtrabaho. Pupunta ka sa site mo para magtrabaho ka. Sa office time mo, or office hours mo, or sa work hours mo sa site mo, magtrabaho ka, pagagaanin sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tutulungan ka niya, kasi pangako yan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutulungan ka ng Allah. Lalabas ka ng bahay para pupunta sa palengke, bibili ng isda. Tutulungan ka ng Allah na pagagaanin sa'yo ang paglabas mo, pagdating mo sa palengke. Tutulungan ka niya. Siya ang bahala sa'yo. Kasi di ba yung dikir na yun, parang pinapaubaya mo na ang Allah sa anong mangyari. Tutuparin niya yun na siya na ang bahala sa'yo sa paglabas mo. Yun yung una. Pangalawa, fakad hudiya. May sabihin, siya ay ginabayan. Gagabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na makamit kung ano yung kanyang gustong gawin. Gagabayan siya. Halimbawa, pupunta siya sa palengke para bumili ng isda. Lalabas siya ng kanyang bahay. Gagabayan siya ng Allah sa pamamagitan ng pagpili ng tamang isda. Pagpili ng tamang isda at tamang presyo. Hindi yung sira na isda mabili niya, o sira na karne, o sira na gulay, kundi yung tamang, igagayad siya ng Allah kung saan siya bibili ng tama. Nakuha natin yung ano? Ganun din kapag sa trabaho, or mag-apply ka ng trabaho, lalabas ka ng bahay para mag-apply ka ng trabaho, nag-dikir ka niyan, igagayad ka ng Allah subhanahu wa ta'ala kung saan yung trabaho na nararapat sa'yo at magaan at mas mabiyaya. Yun yung pangalawa. Pangatlo, kad wukiya. Wukiya, ibig sabihin, siya ay poproteksyonan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paglabas, sa kanyang bahay. Hindi siya mapipinsala ng tao. Hindi siya mapipinsala ng hayop. Hindi siya mapipinsala ng bagay. Ibig sabihin, sa paglabas niya, hindi siya makagat ng aso, hindi siya saktan, hindi siya masagasaan, hindi siya mabangga, hindi siya mabundol, hindi siya maano, kasi nagdikir siya. Protection, subhanallah. Protection. Pang-apat at panghuli, watanaha anhu syaitan. At iiwas sa kanya ang syaitan. Subhanallah. Iiwas. Makikita siya ng pangalawang syaitan. Bakit ka umiiwas sa taon na yun? Sasabihin niya, hindi ka ba iiwas sa taon na yan na siya ay tinulungan ng Allah, ginagabayan ng Allah, at pinoproteksyonan ng Allah? Iwas tayo sa kasi meron mga malaika na kapalibot sa kanya. Kaya umiiwas yung mga syaitan. Simpleng dikir yan. Simpleng dikir lang. Six. Sabi ni Ali, Sultan Ali, ano lang, 6 seconds lang. 6 seconds lang. Banggitin mo lang, every lalabas ka ng bahay mo. Every lalabas ka ng bahay mo. Yan ang sasabihin mo. At yung apat na yun ay makakamit mo hanggang sa ikaw ay babalik ng bahay mo. Subhanallah. I-recite natin isa-isa kasi kailangan natin i-memorize to para next week, bago tayo mag-start, i-recite muna natin to. Siyempre, na-memorize nyo na bago tayo kukuha ng panibagong dikir. Simula tayo kay brother yung ating magiting na cameraman. Masyaallah. Matipuno. Magiting. Basahin lang natin yung tamang pag-pronounce. Bismillah. Basa lang. Basahin mo lang, bro. Kanan tayo. Start. Alas ka lang? Si ano lang, yung kasunod niya. Yung panayin siya? Basahin mo lang. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Masyaallah. Napakadali lang.
labas ka na ng bahay mo. Ano yung mawawala sa iyo kung hindi mo sasabihin 'yan? Ano yung mawawala sa iyo? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla, wala quwwata illa billah. Si Brother Ali, Sultan Ali. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla, wala quwwata illa billah. Masyaallah. Si Brother Ali na naman, pangalawa. Basahin mo lang, bro. Bismillah. Billah. Si Brother Ali, pangatlo. Bismillah. Illa billah. Oh, kapag masanay ka sa pagbanggit nun, yung dila mo maging ano na, malambot na. Si Brother Muhammad. Bismillah. Alallah. Alallah. Quwwata. Ku. Illa billah. Si Brother Jalal. Sinong nagdidikir nito? Masha Allah. So, ha? Kama pala yung Allah. Mayroong Allah. Kasi, Allah, ibig sabihin sa Allah. Tawakkal to, nagtitiwala ako sa Allah. Para pinapabaya mo na sa kanya lahat. Si Brother Bilal. Masha'Allah. Si Brother Abdurrahman. Si Brother Omar. Masha'Allah. Si Brother Abdul Aziz. Si Brother Muhammad Ali. Kapag dinikir mo yan, bago ka pupunta sa trabaho mo, hindi ka na mababangga. At hindi ka nababanggain. Maniwala ka sa akin. Kaya ka nababangga, hindi mo na didikir. Sayang yung sahod mo, makakaltas lang doon sa damage. Dikir mo yan, subhanallah. Imbis na yung pera na yun pang savings mo sa pang-asawa mo, binayad mo lang sa damage sa sasakyan. Binangga ka. Pero pag dinikir mo yan, inshallah, maniwala ka. Lakasan mo lang yung tiwala mo sa dikir na yan. Hindi ka mano. Kaya minsan, yung mga kulam, may mga tao na natatablan ng kulam kahit na sila ay nagdidikir araw-araw palagi. Dahil hindi nila finifil yung dikir nila eh. Pero may mga tao din na hindi natatablan ng kulam at saka yung evil eye. Hindi sila natatablan. Totoo yung evil eye at totoo yung kulam. Inshallah, kung may oras tayo, italakay natin yung kulam at saka yung evil eye. Inshallah, kung may oras. Totoo yun. Kapag mayroong mga dikir at dua na protection doon, hindi ka matatablan. Inshallah. Si Brother, ano na? Brother Jaafar. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Masya, ang ating ano, matipuno at magiting. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Masya Allah. Sasabihin natin yan palagi, every labas mo ng bahay. I-memorize nyo yan dahil next week, recite ulit next week, insya Allah. Hindi ba yung masayin pag gusto mong bumili ng mga pangasawa? Bismillah, simulan natin yung ating pag-aaral sa fiqh. Natalakay natin nakaraan ang tungkol sa mga nakasira sa wudu. Nakasira.
magbigay lang isa si Brother Bilal. Isa nakasira ng wudu. Isa lang. Pag-utot. Masha'Allah. Si Brother Ali. Alex. Pag-ihi. Masha'Allah. Si Brother Muhammad Ali. Sami. Ano yung magbigay ng isa lang na masira yung wudu mo? Pag natulog ako, masira yung wudu ko, hindi. Ah, pagtatalik, masha'Allah. Si Brother Abdulaziz. Pag nakatulog. Anong klaseng tulog? Yung late sleep ka na hindi mo na namalayan. Oo, wala ka ng ano? Pakiramdam na natulog. Yun. Palatandaan din na tulog na ang isang tao kapag nakarinig ka na ng hilik. Pag naghilik na, tulog na yun. O di kaya, may hawak siya na bullpen, nahulog na yun yung bullpen. Na bitawan. Tulog na yun siya. Pero kung ganun-ganun lang, parang si Chokusin, ba ganun-ganun. Ayun, ayun. Wala siya dito eh. Hindi yun tulog. Inaantok lang yun. Wala si Badi Erupan na. No? Si Erupan? Wala siya? Ha? May puyat? May dinadamdam. Ngayon, yung ating tatalak, yung mga bagay natin natalakay tungkol yun sa mga, sa wudu, di ba? Sa wudu. Ngayon, ang ating itatalakay naman tungkol sa gusol. Ang gusol, gusol. Hindi yung gusol. Hindi gusol. 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 Ganun lang, gusol. Ang gusol, ito yung pagligo. Ito yung Arabic ng ligo. At ito ay hindi basta-bastang ligo, kundi isang pagsamba. Isang pagsamba na ligo. Hindi siya normal na maligo ka lang dahil papasok ka sa trabaho. Yung ligo na papasok ka sa trabaho, mag-ayos ka lang, magpabango, wag maging presko, ang tawag doon sa Arabic, igtisal. Igtisal. Or istihmam. Pero, igtisal yung ano. Pero yung ligo na kakaiba na ating itatalakay ngayon, ang pangalan niya ay gusol. Ang gusol, ito ay obligado sa isang Muslim, babae man or lalaki, kapag nagawa niya ang anim, isa sa anim na bagay. So, baguhin natin, ang gusol ay magiging obligado siya kapag nagawa ang isa sa anim na bagay. Una, kapag siya ay nilabasan, babae man or lalaki, gising man siya or tulog, gising ka, nilabasan ka. Paano ka nilabasan pag gising? Alam mo na yun. Pati yung babae din. Ganun din siya. Tulog ka. With dream ka. Pag gising mo, ano na, may lumabas. Kapag nangyari sa'yo yun, obligado sa'yo ang gusol. Maliban lang kapag ang tao ay may sakit. Na minsan kasi lustred yung ano niya. Bigla na lang lalabas yung sperm niya. Nahin, walang siyang pakiramdam. Ang daming lalabas. Sakit yun. Hindi obligado sa kanya ang gusol. Mga tulo na. Tulo, ganun ba yun? Hindi naman yung tulo kasi ano yun eh. Nana yun eh. Nana yung tulo. Ito, yung lalabas talaga, yung sperm talaga. Hindi niya nararamdaman. Na lustrid, ano na siya, parang ano na, mahina na. Mahina na yung kapit. Pamigil, may na yung pamigil. Yung gasket, may link. Lost trade. Ha? Hindi ganun, gising siya, gising. Bigla na lang lalabas. Yun, pag lumabas yun, wala siyang sarap na mararamdaman. Hindi obligado sa kanyang gusol. Yung obligado lang kapag may halong siram, may halong sarap.
may halong sarap, yun. Yung gama. Obligado ang kusunod, babae man o lalaki. Pangalawang maging dahilan para maging obligado ang gusol, kapag nagdikit ang dalawang ari ng lalaki at babae, kahit hindi nilabasan. Example, yung mag-asawa, magsiping sila. Ngayon, nagdikit na yung dalawa. Kahit hindi pa nakapasok ng buo, kahit kumatok pa lang, o yung ulo pa yung nakapasok, sumilip lang, kung ano nasa loob. Sumilip lang, hindi nalabasan. Ngayon, natigil sila. Kasi nag-away, or may kumatok sa ano, or mayroong bumili sa tindahan, na-distract yung ano nila, or bilang nag... ano? Iba pa lang bilang nila. iba pa lang bilang nila. Sa sitwasyon na yun, kahit na hindi nalabasan ang lalaki o ang babae, obligado pa rin sa kanilang dalawa ang gusol. Nagdikit yung dalawa. Yung dalawang ari. Pero kung hindi magdikit, nag-ano lang sila, hindi yung nag-ano sila, nag-romance, ganun, pero hindi nagdikit, hindi yun gusol. Yung magdikit lang yung ari lang. Magdikit lang yung ari. Kabilang yung pangatlong dahilan na maging obligado ang gusol ay ang pag-Muslim ng isang tao. Siya ay Kristiyano. Ngayon, nag-Muslim siya. Ngayon, siya ay nag-shahada. Paliguan sila. Mag-shahada sila, buhusan ng tubig. Paliguan! Huwag nang pasyada din yung St. Andrews. Buhusan lang. Sige, shahada kayo. Huwag na lang ng tubig. Paliguan lahat. Yung iba, subhanallah, tingnan mo yung kaalaman ba? Yung kagandahan ng kaalaman? Ang iba, yung ginagawa nila, pag nagsyahada, pinapaliguan ng, ano, hindi tubig, lupa, ang pinapaligo. Sige, ano ka, upo ka, buhusan ka ng isang balding lupa. Lupa, buhangin. Minsan, pinapakain ng lupa kasi para matanggal yung baboy na kinain mo. Kain ka ng lupa. A'udhu billah. Yan naman yung kaalaman, subhanallah. Yung wala sa kamangmangan ba, subhanallah. Wala, lig ang gusol, tubig ang gamit, hindi lupa. Yung lupa, tayammum na yun. Gusol. Pero may mga ulamang nagsabi na hindi obligadong maligo, maggusol ang isang nag-Muslim. Hindi obligado, kundi sunnah na siya ay maligo. Pero ganun pa man, mas mainam na pag uwi sa bahay, siya ay mag-gusol. Ito ay hindi normal na ligo. Inshallah, italakay natin kung paano gawin ito. Pang-apat na maging dahilan ng pagka-obligado ng gusol ay ang kamatayan. Pag namatay ang isang tao, maligo siya pag namatay siya. Hindi, papaliguan siya. Obligado yun sa kanya or sa sinong nasa paligid niya. Yung nasa paligid niya. Kasi sa kanya, parang patay na siya, parang obligado sa kanya. Yung nasa paligid niya na Muslim, obligado sa kanila na paliguan yun. Yun ang problema, subhanallah. Ilang beses na nangyayari sa amin yan, bro, sa Pinas? Subhanallah. Experience namin yan sa Pinas. Minsan yung ginagawa ng, ano, alhamdulillah, yung meron nangyari sa part, sa Luzon, sa Cavite. Parang dito yan sa, parang nasa Paranaque yata yun, or sa Las Peñas. May isang brother, OFW siya, tulad nyo. Ngayon, siya lang Muslim. Namatay siya. Siya lang Muslim. Nasa Pinas. Anong gagawin niya? Anong gagawin ng kamag-anak niya? Walang Muslim sa paligid nila. Hinawakan na naman yung mga yung cellphone. Lagyan natin yung cellphone. Bawal natin yung cellphone muna. Ano yung gagawin niya? Pag gano'n ang sitwasyon, siyempre, anong gagawin sa kanya kundi ibalsam mo, di ba? Ilibing sa ano? Lagay sa kabaong. Pero alhamdulillah, ang nangyari, meron pala siyang sinulat pala.
na Muslim ako, tandaan nyo yan. At alam nyo yan. Kausap nyo, naka-address sa pamilya niya, asawa at mga anak, mga kapatid. At kapag namatay ako, kung sinong malapit na Muslim o Islamic center o masjid sa lugar natin, ibigay nyo ako, ibigay nyo yung bangkay ko sa kanya. Sa kanila. Kung hindi, mumultuin ko kayo. Hindi ako hindi matatimik aking kaluluwa pag hindi niyo ginawa yun at hindi ko ipapatatawarin. Sino hindi matakot sa ganong klaseng salita? Hindi ko kayo. Hindi ko kayo patatawarin. At mumultuin ko kayo habang buhay pag hindi niyo ginawa. Subhanallah, nung nasa masjid kami, may pumunta doon na babae, asawa niya yun. Pinabasa yung sulat doon sa amin. Sino kinabadir no, kapare niyo, rahimahullah. Nabasa niyo, uy! Buti. Sabi ng babae, yun po yung sulat ng yung asawa ko, ito. Yun, pinuntahan doon, hinugasan, nilibig sa Muslim. Di ba? Alhamdulillah. At meron naman din, experience ko rin sa Baguio, sa Pinas. Subhanallah, nagkaroon ng away sa pamilya. Kasi isa lang yung Muslim sa kanila. Isa lang yung Muslim sa kanila. Yung pinakabunso pa. Pero may asawa na, babae. Ang kasunod niya na kuya niya, nag-Muslim din sa pamamagitan niya. Pero buong pamilya, galit sa kanila. May kaya sila. Nung namatay yung kuya niya, isang buwan lang, siyempre, nasa hospital, namatay sa kidney. Sa kidney, kunin na nila. Gusto nilang ilibing na sa kasi social sila, may pera sila eh. Mayaman sila. So, magandang sa magandang chapel doon sa Baguio. Tapos, magandang kabaong. Ano magandang libing sa Christian? Muslim siya. Tapos, yung kapatid niya na babae, Muslim din. So, inaway siya ng mas ate pa niya. Hindi yan Muslim. Ano yan? Nag-Muslim-Muslim lang yan. Humingi sa amin ng tulong yung sister. Pumunta doon sa eskwelahan namin sa Baguio. So, pumunta kami doon kasama yung sekretary ng Baguio, si Kuya Nasim. Tapos kapitan na siya ngayon doon sa hospital. Ah, grabe, matindi yung bangayan sa loob ng hospital. Yung bangkay nasa morgue na. Ah, dumating yung pamilya. Talagang makakarinig ka ng salita na subhanallah. Kung wala kang sabar, talagang mapaano ka talaga. Magkasamang salita. Hanggang sa nag-iyak na yung babae kasi yung pinakabunso Muslim yan ilibin natin sa ano yan walang katibayan walang conversion certificate walang ano kasi isang buwan pa lang siyang Muslim namatay na hanggang sa nagpagsunduan na lang na ganito na lang sige ilibing siya sa pamamaraan ng Islam pero iburol muna ng isang gabi para dumating yung mga kamag-anak. Ayun na, nag-meeting kami, nagsuwara kami ng sabi, siguro, yun na lang siguro gawin natin. Lahat kami mga nakapag-aral sa Islam. Anim kami. Sabi, sige, yun na lang gawin natin na lang. Okay na yan, inshallah. At least, mahugasan natin yung brother. Kinuha namin sa morgue. First time ko makahawak ng patay. Dati, takot-takot pagkapasok pa lang sa morgue, yung nakalagay yung mga box-box. Yung kukunin na, magbibigang babangon yung Pasok namin doon, sabi ko lang, ito pala yung murki pala. Nakatakot yung dito yung yung kapatid nyo. Yun, hinila na, nandoon. Subhanallah, parang nawala yung takot ba? Yung nakita namin yung brother, makabalot ng kumot. Kinuha namin, ang gaan ng katawan niya. Yung parang may tumutulong na nagbuhat. Napakagaan! Gaano ang brother ah? Edad niya 40. 40 siya. 40 years old. Tapos aming kinarga sa van. Katabi namin. Dikit oh. Wala kaming naamoy na kahit anong amoy. Nakaabot na siya ng mga 11 hours yata. 11 hours. Hanggang sa yun, hinugasan namin. So hanggang sa Alhamdulillah na libing na siya ng maayos. Yun yung doon. Doon namin nilibing sa San Fernando, La Union. Sa La Union namin nilibing. Merong doon cementerio doon. So yung point doon, yung pagka namatay ang isang Muslim na siya lang mag-isa. Yun ang mahirap. Hindi naman siguro na yung tama.
At saka hindi lahat ng pamilya papayag na may, tulad na nangyari sa akin mismo sa pamilya ko, sa lolo ko. Nag-Muslim yung lolo ko nung bakasyon lang. Mga isang buwan lang, namatay siya. Iwala ako doon sa amin, nasa Sambuanga ako, si Papa lang nandoon, si Papa lang Muslim. Ah, nagkaroon ng away. Karoon ng, grabe. Yung si Lolo, meron siyang baril. Si Papa ang kumuha. Sabi ko, Papa, huwag mong, kasi baka lalaki yung gulo. Kasi gusto, Muslim yan, dapat ilibing sa ano, yung mga apo. Kasi merong ano doon, naglasing sila ba, tapos nagsasabi ng hindi maganda kay Papa. Sabi ko, sabar lang, huwag mo silang patulan. At least, Muslim si Lolo, kahit ilibing nila sa Christian, sa kabilang buhay, Muslim yan. Hindi naman mapinsala siya yung sa paglipo na nila. Sabi ni Papa, sige, yun na lang, nag-meeting sila. Kasi para mainit na yung anong sitwasyon. Pag na-experience mo yun, di basta-basta yun. Pamilya yung kalaban mo, hindi bang tao. Kalaban mo yung ate mo, yung kapatid mo, yung tito mo, yung tita mo, pinsan mo. Hindi yun basta-basta na away. Pag ganun. Nag-meeting sila doon. Tapos pati yung mga pinsan ko, iba yung tingin sa akin. Kasi alam nila na ako yung naging dahilan na nag-Muslim si Lolo. Iba yung tingin sa akin. Hindi ko lang sila ano, napansin. So yung nangyari, sabi ni Papa, sige, kunin nyo na lang. Basta importante, huwag nyo balsamuhin. At huwag kayong magsugal dito. Mm-hmm. Di ba, may madjong. Madjong yun eh, yung badrak ba? Oh, yung badrak. Bush, yung badrak, yung ano, sugal. At walang video kay. Eh, doon sa bahay na ano eh. So, yun ang ginawa nila, hindi binalasa mo, tapos tinurukan lang ng ano. Formalin. Oo. Nung day lang, tapos nalibing din. Nalibing din. Mahirap yung ganun. Kaya nga sabi ko, Yesu Kristo, Sheikh, dapat meron tayong Will of Testament. Ako meron akong copy dyan eh. Ipaanong ko lang kay Sheikh Kristo na ibigay sa mga brother na balik Islam. Para pag-uwi sa bahay, sa kanila, merong mano. Meron sila Will of Testament na kung ikaw kung mamatay sa Islam eh, ano, may ebidensya. Ayun. So, matagal ko lang kailangan sa bisyo ko sin dyan. Hindi niya na, ano. Pero inshallah, kasabihin ko ulit tungkol dyan. Tungkol dyan. Kapag maintindihan mo ang kahalagahan ng Will of Testament, yun ang sagot sa tanong mo. Ang Will of Testament, certified yan sa batas natin sa Pilipinas. Sa Pinas. Yung ganun, no? Meron si Padre Abdulhamid, o. Ano yan? Accredited yan. Accredited yan sa atin sa Pinas. Kahit anong religion, kahit anong tao, meron siyang authority na magsulat ng last will of testament niya. At yun ay tutuparin yun. Halimbawa, yung tanong mo na ikaw lang yung Muslim sa lugar mo, namatay ka, siyempre, ilibing ka niya sa Christian. Nalaman ng mga brother na yung brother natin namatay, obligado nating puntahan yun. Sa nakakaalam, obligado puntahan. At ilibing siya. Ngayon, makipag-away sila. May copy tayo sa Will of Testament, kuha tayo ng attorney. Talo sila. Talo sila. At nangyari yun sa Pinas. Ano mo nangyari? Nalibing na yung tao. Yung brother. Hinukay. Sa ano? Oh, hinukay. Nakita ko pa sa Facebook na hinukay nila. Binasag yung ano? Semento. Pansyon tawag sa amin eh. Netso. Binasag. Kasi parang nasa second floor yata yun, third floor, mga ganun. Kinuha yung kabaong. So, sabi nila, walang amoy. Subhanallah. Walang amoy. Naabot na siguro na tatlong araw yun. Nung ganun. Tapos yun, kinuha nila. Hinugasan, tapos nilibing. Merong pamaraan sa paghugas kung yung naagnas na yung katawan. Inshallah, matalakay natin yan. Dito rin, inshallah.
na ipamamaraan sa paghugas yung nasunog na katawan, na slice na katawan, or na agnas na, or buto na lang, mga ganon. Merong way yan sa paghugas. Yun, nilibing nila, pinagsalhan nila, nilibing sa Islam. Nagawa ang pamilya, stipot ang pamilya. Mayaman pa yung pamilya na yun. Bakit? May attorney, may mga pulis. Angal sila. May attorney. Yung mga brother, nagkasundo. Yung mga brother, tulungan natin to. Hanap tayo ng attorney. Hanap tayo ng pulis. Pinuntahan yung pamilya. May attorney, may mga pulis, may ano. Yun, walang magawa sila. Binasag yung ano. Pansyon. Yun yung kahalagan ng Last Will of Testament. Yung kailangan pala na ipaalam doon sa malapit na magiging. Kapag may last Will of Testament ka, may copy yun. Kung saan ka kumuha nun. Kung dito sa Islamic Center, may copy. Dapat may file dyan si Sheikh Hussein. Pag kung ano mangyari sa'yo doon, ipadala lang sa brother na malapit sa'yo doon, isend lang sa email, ito yung Last Will of Testament. Ito yung pirma ng maktab, pirma ng brother, ito yung sinabi niya, ito ganito. Kalas, yun, hanap ng attorney, pa-authorize sa ano, tos, yun na, sikaso na, masikaso yun. Yung kasi yung lolo ko, walang Last Will of Testament. Wala. Mahirap. At saka yung nag-away dun sa Baguio na yung pamilya yung nalibing namin, walang Last Will of Testament. Verbal lang. Pero pag noted lang sa yung sulat lang, yung mga head sentence ng yung Muslim ang kanito tapos yung pagkakalito. Allahu alam kung tatanggapin ba yun. Kasi yun na kailangan ano, talaga, yung notarize talaga eh. Oo. Pero siya kung gano'n, may living man sa Christian, halimbawa, wala naman problema sa Christian. Yung ang malaga yung hindi naman siya mapinsala din. Ang malaga yung gawin niya. Gawain niya. Ang magkakasala lang yung mga Muslim sa paligid niya na walang ginawa. Pero kung may ginawa, nagsumikap sila na ano, tapos wala pa rin, okay na, wala silang kasalanan. At least ginawa nila yung kaya nila. Yun yung pang-apat. Yung pagkamatay, hugasan siya. Obligado yun, gusol. Panglima ay ang regla. Pag yung babae, tapos na siyang magregla, obligado sa kanya ang gusol bago siya magsala. At bago din siya sipingan ng kanyang asawa. Diba, example, pag may hide yung babae, may regla ang babae, hindi pwedeng sipingan mo yun. Hindi rin pwede sa likuran. Diba? Hindi pwede yun. Ngayon, 1 week yung asawa mo, may regla, 1 week kang fasting. Nasa tabi mo lang siya. Dumadaan-daan sa'yo, naka-miniskirt, naka-sando, dadaan-daan lang sa'yo. Okay lang sa'yo yun, yung ganun. Agad yun. Yan, sisipul-sipul ka lang. Naligo siya, naamoy mo, dumaan lang sa'yo, tapos ganun, tingin-tingin lang sa paligid, ganun. Hindi, mayroong solusyon doon. Mayroong solusyon doon kahit na may regla siya. O, pwede pa rin silang magtabi, huwag lang ipasok doon sa nilalabasan ng regla. Huwag lang ipasok doon. Kahit anong gawin nila na magpakasaya silang dalawa, wag lang doon sa lugar kung saan may regla. Hangga, ngayon, tapos na siya, no? Malinis na siya. So ngayon, yung asawa, nag-aabang, uy, malinis ka na, matagal kong hinihintay yan. Hindi niya pwedeng tabihan pa rin hanggang sa magusol muna. Maligo muna siya bago tabihan. Bago tabihan. Ngayon, merong tanong, natanong sa akin. Sa Pinas, sa Bicol. Pero tinanong ito sa isang imam, sister ang nagtanong. Yung imam, hindi niya nasagot, pinasa niya sa akin. Di ba bawal, di ba, pagkaano may regla? Ngayon, nung nag-gusol na yung babae, so nagsiping na sila. Sa kasagsagan ng siping nila, bumalik yung regla. Nasa loob pa yung ano, kasagsagan. Nakalagitnaan pa sila. Oo. Tatanggalin ba 'yon o ipagpapatuloy hanggang sa matapos yung para hanggang sa makamit yung kaligayahan, hanggang sa maabot yung langit or tatanggalin? Sino 'yung tanong?
na ano, naramdaman ng babae na bumalik. At nung pagtingin niya, may dugo-dugo na, may ano. Nung anong gagawin doon? Badir Muammar. Ha? Tuloy sa kanya. Kasi maputol yung kaligayahan. Alam mo yung sarap na sarap kang kumain ng ng ulam, tapos yung gusto mo, tapos gutom ka, tapos bigla kang patigilin. Oh, ang gabi na! Bigla kang patigilin. Oh. Si Brother Jafar, tuloy daw kay Brother Mom. Sa akin, tigil ko na sa, siyempre, masabi ko sa kanya yun. Kaya nasa, kasi yung grupo na yun eh. Kaya makukuha mo yung ano na yun, papasok naman sa'yo. Tama. Okay. Yun yung ano doon na tanggalin mo. Pag i-check mo muna kung totoo ba talaga na may lumabas sa kanya. Yung kung yung lumabas sa kanya ay regla talaga, kulay pula na yun talaga. Pero yung lumabas sa kanya ay kulay dilaw, kulay brown na kulay. Ganun yun sa babae. Ganun yun. Di ka nakakita ng ganun, kulay dilaw sa babae lumabas? Yes, di ako nakita din. Pareho tayo. Ano, silipin mo lang. May sinabi ng mga ulama, ang kaalaman tungkol sa regla, kung ano yung mga rulings na kaugnay sa regla, ay napakahirap pag-aralan. Kasi hindi natin, hindi, lalaki tayo, hindi natin ano yun, ang babae lang. Salamatullah. Inshallah, matalakay natin yung tungkol sa regla din. Tungkol sa regla. Na mayroong ang daming ruling sa regla. At marami ding tanong sa regla. Ilang beses akong natanong tungkol sa regla. Napakadami. Subhanallah. Babae. Babae. Lagi naman ganun sa regla. Hindi. Sa misis mo, asawa mo, kapatid mo, sa anak mo. Ganun. Ngayon, ang obligado doon ay tanggalin mo. Tigil mo. Kung maputol yung, kung gusto mo na hindi maputol yung kaligayahan, may paraan naman, di ba? May paraan naman. Hindi lang doon. May paraan naman. Ngayon, kung regla talaga yun, tanggalin mo. Kung gusto mong maabot yung pinakamataas, may paraan naman doon. Yun. Pang-anim at panghuli na bagay na maging obligado ang gusol ay ang nifas. Ang nifas, pagkatapos ng nifas. Ibig sabihin ng nifas, ito yung dugo na lumalabas sa babae pagkatapos niyang manganak. Di ba, pag nanganak yung misis mo, may dugo pa yan na lumalabas sa kanya. Sa loob ng 5 days, 10 days, 20 days, 22 days, 40 days, may dugo pa yan. Hindi yun regla, nifas yun. Ang ibig sabihin ng nifas, yung dugo na lumabas pagkatapos manganak. Hindi siya pwedeng magsala kapag meron siyang nifas. Hindi siya pwedeng maghawak ng Quran, pwedeng magbasa. Hindi siya pwedeng pumasok sa masjid, yung may nifas. Hindi siya pwedeng mag-fasting kapag may nifas yung babae. Pagkatapos niya mag-nifas, bago mo siya tabihan ulit, ganun din, mag-gusol muna. Or bago siya magsala, mag-gusol muna. Kailangan, yun yung pang-anim na dahilan ng paggusol. Ulitin natin, una, ano yung una? Paglabas ng sperm sa lalaki at ganoon din sa babae din. Pag nilabasan yung bayad sa lalaki, gising ka man or tulog. Pangalawa, kapag dumikit yung dalawang ari, kahit hindi nilabasan, limbawa, nakadikit na or pumasok na sa loob, basta hindi lang kahit na hindi nilabasan at natigil, obligado pa rin sa kanila ang gusol. Yun yung pangalawa. Pangatlo, kapag nag-Muslim ang isang tao, obligado sa kanyang maligo bago siya magsala, maggusol. Pang-apat, kapag yung namatay, obligado siyang igusol sa mga tao sa paligid niya. Pang-anim, yung may regla. Ay, pang-lima. Pagkatapos niyang magregla, obligado siyang maggusol bago siya magsala o bago sipingan ng kanyang asawa niya. Pang-anim at panghuli ang nifas. Ang nifas, ito yung dugo na pagkatapos mga anak. Pag nawala na yun, hindi siya pwedeng magsala o sipingin ang asawa hanggang siya ay mag-gusol. Isa man dun sa anim, ang nangyari, obligado ang
gusol at magkakasala kapag hindi mo ginawa at hindi tatanggapin ang iyong sala. May yung babae may regla, tapos nawala na yung regla niya, naging dry na, tapos magsala siya, hindi tatanggapin ang kanyang sala kahit 1,000 times hanggang sa kahit buong buhay siyang magsala, hindi tatanggapin hanggang siya ay hindi maggusol. Kahit ilang beses siyang magwudo, hindi tatanggapin ang kanyang wudo kung walang gusol. Ganon din yung nilabasan ka, nagsipin ka sa asawa mo, tapos gusto mong magsala, magwudo ka, ganon, hindi pwede. Gusol ka muna. Gusol ka muna. Ngayon, ano itong gusol at paano gawin? Alam na natin kung ano yung ano hukom niya at ano yung mga bagay na may kaugnayan sa gusol. Ano paano gawin ang gusol? Sinabi ng mga ulama, ang gusol ay mayroong dalawang klase o mayroong dalawang uri sa pag-apply, sa paggawa, paano gawin. Ang una ay yung normal na gusol. Para ka lang naligo. Buksan mo lang yung shower mo. Yun, tapos na. Sa dalawang kondisyon. Sa dalawang kondisyon. Una, intention mo ay gusol. Hindi lang basta ligo. Pangalawa, dapat mabasa ang buong katawan. At kahit sa iyong kasingit-singitan, dapat mabasa yun. Lahat ng singit sa katawan mo, basain lahat yun. Ganon din yung babae. Basain niya lahat. Basain niya lahat yun. Pwedeng mong gawin yun. Halimbawa, tatalon ka lang sa dagat. Bago ka tatalon, magniyat ka muna na gusol to. Gusol. Tatalon ka. Dapat may kasamang mugmug at saka singa din yun. Kahit isang beses lang, singa. Tapos aawon ka na, nabasa lahat yung lahat ng katawan mo. Kalas, tapos na. Pwede ka nang magwudo. Sala ka na, nakapag-gusol na. Ganun din yung babae. After niya magregla, or magsiping sa asawa, tatalon sila sabay sa dagat. Pagkatapos na, wala na, banding mo na, halos na. Banding mo. O di kaya, maligo sa ulan. Pagkatapos ng magsiping mag-asawa, tapos umulan ng malakas, labas tayo. O, paglabas niyo, maligo kayo ng ulan, ang mag-intention kayo na gusol para maalis yung dumi sa katawan nyo, gusol ang intention nyo, para maalis yung pagka-junob. Yung junob, yun yung pag nilabasan yung tao, junob siya. At nabasa yung buong katawan sa ulan, okay na yun. Yun yung normal na gusol. Normal yun na gusol. Hindi yun sunnah na gusol. Normal lang siya na gusol. Pero pwede na siyang gawin. Sa dalawang kondisyon, ulitin ko, dalawang kondisyon. Una, dapat may niyat ka na gusol yun. Hindi lang normal na ligo, kundi gusol talaga. Pangalawa, dapat nabasa yung buong katawan. Kahit tumalon ka sa swimming pool, sa dagat, basta mabasa yung buong katawan, nagniyat ka, pwede na yun. Kalas, pwede na magsala. Magpudo ka muna bago ka magsala. Oo. O, patagal na yun ang junob. May mga ulama nagsabi na hindi ka na magwudo, pero mas may na magwudo ka. Ang pangalawang uri ng gusol o klase ng gusol at yun ang mas mainam. At yun ay sunnah. Sunnah, magkakareward ka pa doon. Magkakareward ka. Ano ito? Ano ito? Sinong may alam nito? Brother, ano? Anong unang gawin? Si Badr Bilal. Yun ba yung unang gawin? First step? Ha? Niya. Next. Bismillah, pwede. Kung nasa labas ka ng CR. Pag nasa ulan kayo or nasa dagat, ganun. Pero nasa loob ng CR, hindi pwede mag... Bismillah. Isip yun. Ganon. Pwede. Sa isip siya. Pero sa dila, hindi pwede. Obligado yun. Tama yung sagot mo na magbismillah sa isip lang. Kung sa loob ng CR. Oh. Brother Bilal, ano yung sunod? Hugas. Next. Ay,
Sinong may ano? Kaya ang Cristo God natin is siyempre, diyan. Ang diyan is yung kamay mo, and after is yung mabasin yung ari mo. Kaya pasin yung ari mo, hugasan mo siya ng pamagitan ng kalimang kamay. After mo hugasan mo siya ng kalimang kamay, balingin siya siya. In the normal way ng wudu. Wudu. Siyempre, muna kamay. Sigod. Ah, buhok, sigod. Yung paano magsalak, pang magudo sa salak? Then, after nung matapos yung magudo, then, ulo muna. Ulo, tapos ay yung ulo. Then, tapos nung sa ulo is right side, nakatawan. Buo dapat yun. Then, after left, then, total. Total na, ligo na. Masya Allah. Sino may dagdag? Oo. Pagkatapos nung nabanggit ni lahat ay, hindi mo lang pwedeng hawakan yung parte mo na katawan. Parte ng katawan na sila. Yung ari mo. Yung ari. Bago mo isagawa yung buong pag-usap niyo. Sino pa? May dagdag doon? Tama yung sagot niya, Masha Allah. Si Badir Muhammad. Ano lang alam ko sa kapagin na naman na? Walang lang dagdag doon? Tama yung lahat? Tama lang. Ano na bagay niya? Tama. Ha? Una yung ugasan mong kamay, tapos ugasan mong travel parts, tatanggalin yung dumi. Tapos ulo, parang ito na nasa sala. Tapos buhusan mo yung kanan natin sa kanan, tapos kaliwa. Tama, tama yun, tama yun, tama yun. Pero may kulang lang doon. Ah, si Brother Muhammad. Yung sa huli, magbasa ka ng yung nasa dala, dua. Pagkatapos ng puso mo sila, umuulo ulit siya para sa salat. Gito na. Alam din, Ilas. Kailangan pag-aralan talaga, no? Kailangan natin mag-aral talaga kung paano yung proper na gusol para ma-apply natin ng maayos. At maturo mo rin sa misis mo na maayos niyang ma-apply. Ito, ituturo ko rin to sa mga sister din eh. Sa ano din. Ang proper na gusol, tulad na binagit kanina ni Brother Omar, yun yung proper. Pero may idagdag lang tayo doon na mas ano. Step by step natin ha, para mas ano, malinaw. Pagkatapos ng kaligayahan, or kapighatian, gano'n. Pupunta ka na sa CR sa intensyon na maggusol. Hindi lang normal na ligo, kundi gusol. Kahit nilalamig ka pa, kahit may bagyo pa, kahit na, pangalan nito, may kunti kang lagnat na kaya mong maggusol. Kahit na malinis ka na, hindi na kailangan maligo. Kasi minsan, bro, bakit ka maligo eh? Kaliligo mo lang, maliligo ka na naman. Ganon. Makita yung, minsan yung mayis mo, basa yung book at tapos na maligo. Makita siya naman kapatid niya, bakit maligo ka naman? Kahit na ganon, mag-intention ka na mag-gusol. Ngayon, kung papasok ka sa CR, siyempre, may dua doon na sasabihin, Bismillah. Oh. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Matalakay natin yun, inshallah. Kung CR yung pupuntahan mo, kung mayroong iniduro doon. Pero kung bathroom lang siya, yung paliguan lang talaga, walang iniduro, kahit pasok ka lang doon, mag-bismillah ka din, kaliwang paa yung ipasok. Ngayon, huhugasan mo yung kamay mo. Siyempre, una doon, magsabi ka muna ng bismillah. Kung nasa loob ka ng CR, sa sarili mo lang, kaya nasabi niya Brother Muhammad, sa isip mo lang, Bismillah, sa mga CR, hugasan mo yung kamay mo. Yung kamay mo, 3 times. 3 times. Umano nyo, 1, 2, 3. Or sa tabo. Sa tabo, 3 times. Pagkatapos nun, hugasan mo yung ari mo. 3 times din. Tanggalin mo yung ano, hugasan mo siya na kung saan hindi mo na siya hugasan pa ulit. Yung lubos-lubos mo ng paghugas sa kanya,
Kasi hindi mo na siya babalikan hugasan pa eh. Hindi mo na siya hawakan. Hugasan mo siya hanggang matanggal yung mga ano doon. Walang sabon ha, walang sabon. Hindi siya gamit ng sabon. Hindi. Hugasan mo siya. Pagkatapos nung 3 times, ay magwudu ka ng proper na wudu. Kung paano ang wudu sa sala. 3 times hugas ng kamay din. 3 times. Mugmug, singa, 3 times. Bugas ng mukha, 3 times. Dito, 3 times, 3 times. Isang beses lang sa ulo, tapos ko noon. Tapos paa. Yun no. Tapos na magwudu. Huwag kang mag-asyado alalawag. Ngayon, next, kuha ka ng tabo, buhusan mo yung ulo mo. 3 times din. 3 times yung ibuhos. Every buhos mo ay kuskusin mo siya. Kuskusin mo siya na hanggang sa ma-feel mo na nabasa yung anit mo. Lalo na kapag makapal yung buhok mo. Okay lang kung yung kunti lang yung buhok mo, talagang madaling mabasa yun. Pero pag makapal yung buhok mo, tulad ko, tulad ni Badir Muammar, ganyan. Tulad ni Badir Abdurrahman, sabi ni Rahman. Wala. Amay sinundo. Ganon. Kailangan kuskusin yun talaga hanggang sa mabasa yung anit ng ulo mo. 3 times yun. Tubig. May nagtanong, paano kung 3 times na, parang hindi ko pa rin feel na nabasa yung ano? Yung anit, dadagdagan ko ba? Ang sagot, huwag mong dagdagan. Mali lang yung pag-ano mo. Pagbuhos mo. Kahit nga sa isang buhos lang ay, basa na yung anit mo kapag proper lang yung ano mo, kahit na mahaba pa yung buhok mo. Tulad ng buhok ni Badr Abdurrahman, kahit na isang tabo lang iganon mo, isang buhos lang, iganon mo lang na maayos hanggang sa ma-feel mo na lamigan na yung anit mo. 3 times. Pagkatapos nung nabasa na yung ulo mo, yun, sabi ni Badr Umar na, sa kanan mo na, buhos, tapos sa kaliwa, tapos, buhos ka na. Buhos ka na ang sarili mo. Hanggang sa sikapin mong mabasa lahat yung katawan mo, yung sa mga pagitan ng mga daliri ng kamay, daliri ng paa mo, sa likod ng tuhod mo, ditong banda. Dito, minsan hindi nababasa yan, kaya dapat basain mo rin siya. Basain mo rin. Hmm? Isa lang base lang. Ganon. May mga ulama na sabi nga, na-check namin, sabi na, di na kailangan nang magsimula sa kanan. Basta pagkatapos buhusan ng ulo 3 times at na-feel mo, ligo ka na. Ligo ka na. Ganon. Shower. Hanggang sa mabasa lahat, pag nabasa na lahat, kalas, labas ka na. Pwede ka magsabon. Pagkatapos na nun, magsabon ka na kung gusto mong magsabon. Hindi ka palalabas sa CR. Pagkatapos mo gawin yung proper na gusol, pwede ka na magsabon. At Shampoo. Iwasan mo lang mahawakan yung ari mo kasi once na mahawakan mo yun, masira na yung wudu mo. Kailangan mo magwudu ulit. Pero yung gusol mo, hindi sira. Okay yung gusol mo. Ang nasira lang ay yung wudu. Kaya pagkatapos mo magusol, kung gusto mo magsala, magwudu ka ulit. Pero ang mas mainam sa gusol, huwag mo nang haluan ng sabon. Pagkatapos mong maggusol, yun, labas ka na. Maliban lang kapag kapapasok ka sa trabaho, syempre, bawa ka pumasok sa trabaho, nag-ano muna kayo, lovemaking muna kayo pumasok sa trabaho, so, syempre, kailangan mong maligo, maging mabango, walang problema yon na mag-ano, kahit din naman siya, bawal. Pero mas mainam na talaga. At ganito pa, take note, may nagtanong, paano sa ano, limbawa, sa isang gabi, hindi naman, ang ating pag-aaral, walang halong ano to ha, walang ano lang, kaalaman lang. Sa isang gabi, iabot ka ng 10, ganon. 10. Nabanggit sa sunna. Sa sunna, na mas mainam sa pagitan, bago ka papasok sa second round, o papunta sa second round, maligo, maggusol ka muna. Para maging mas malakas ka sa second round. Sa third round, ganoon din, magusol ka muna para maging kung gusto maging malakas. Yun ang sunna. Kung hindi mo kaya magusol din, nalalamigan ka, wudu lang. Ugasan mo lang yung ari mo, magwudu ka. Tapos balik ka na sa misis mo. Second round na yun. Pag natapos na, pahinga konti, gusto mo nang bumalik na naman ulit, huwag ka munang bumalik. Mag-ano ka muna, magusol or magwudu. Pero mas mainam ang gusol. May nagtanong, paano yung sunna? Ang hirap naman, magusol palagi. Sabon. Tapos, pagkatapos, ikaw na, magsabon na naman ako. Parang yung, di ba, yung balat mo, pag lagi nasasabunan, parang ano na? Natatanggal ba? Nag-dry.
10 rounds, 10 times ka mag sabon-sabon sa isang gabi. Ang sagot doon, huwag ka magsabon. Magsabon ka lang sa pang last part na, yung hindi ka nababalik pa. Yun, doon ka lang magsabon. Pero sa pagitan pa lang, mag-gusol ka lang. Gusol ka lang. Sa papayos na, lalaki ba lang magkano? Masyaallah. Yung magandang tanong, brother. Lalaki lang ba ang sunna sa kanyang mag-gusol or magwudu kung pupunta sa second round or pati rin yung babae? Ha? Anong usapan? Tinan mo, ka. Wala rin yung silpo, tago na yung silpo. Magandang usapan. Joke. Ang sunna na nabanggit sa hadith ay lalaki. Naka-address sa lalaki. Lalaki lang. Kasi lalaki ang kikilos eh. At siya yung nawalan ng lakas. Kahit no rin lakas mababay, pero lalaki yung gagawa. Yung babae naka ano lang, walang ginagawa. Lalaki yung magpalakas. Lalaki. Pero walang problema na yung babae, mag-gusol din siya. Ha? Magsabay ko lang problema, magsabay kayo. Mangyari doon. Pero ang ano doon ay sa lalaki lang talaga. Kahit na yung dikir, bago mo puntahan yung mismo, lalaki lang yun. Ang babae hindi magdikir. Bismillah lang yung babae, bismillah lang. Pero Ustad, pag tinanggang ano, na tulad yan, kung maliligo, magudo lang, magbukasan. Magudo ka lang. Yung pagudo ka tulad na? Tulad ng sala. Paano ka magbudo sa? Sala. So yun yung proper na gusol. May tanong? Ay. Generation ngayon, diba, mapasok ka sa banyo, intention mo, mag-gusol ka, tapos yung guwa sa banyo, tapos diretso ligo ka, yung shampoo, sabon. Pagkatapos mong maligo, magbudo ka na ngayon. Tapos lalabas ka ng banyo. Okay lang ba yung gano'n? Hindi mo nabutan kanina yung unang uri ng gusol? Yun yung unang uri ng gusol. Normal na ligo lang, basta sa dalawang kondisyon. Ano yung unang kondisyon? Magniyat ka na gusol yun. Pangalawang kondisyon? Mabasa lahat ng buong katawan. Kahit nga tumalon ka sa swimming pool, kahit na hindi ka na magudo, kung hindi ka magsasala. Kahit hindi ka na magudo, kung hindi ka, magudo ka lang kung sa tingin mo, pagkatapos nun, magsala ka. Magsala ka. Pero yung sa proper na gusol, kahit na malayo pa yung sala, may wudu yun. Proper na gusol yun eh. May kasamang wudu yun kahit na yung sala mamaya pa. Limbawa, alas 6 ng half, after Isha. So yung sala matagal pa. Magusol ka na. Magwudu ka pa rin yun sa proper. Pero yung sa normal niya, yung sa tanong mo, no, normal na gusol lang yun, kahit hindi ka na magwudu, basta at least na alis lang yung pagka marumi sa yung pagiging junub. Na alis lang. May tanong pa doon? Pwede naman ipagpaliban after sala na lang. estimate nyo yan. Pag, halimbawa, mga 5 minutes na lang, magsala na. Sige naman. Okay. Mamaya, after sala na lang. Sinabi niya, halimbawa, after Adhan, meron pa namang 15 minutes bago mag-ikama. So, pwede pa yan. Walang problema yun. Walang problema. Wag lang, mga 5 minutes nila mag-ikama na, saka pa kayo mag-ano, huwag yung ganun, kasi madali yung sala. After sala na lang, pwede after sabat mag madali. After sala na lang, ganun. Ayun. Masyaallah, magandang tanong ni brother, masyaallah. Magandang tanong. Sa inshallah sa ibang topic yung sa proper sa Jumu'ah. Matatalakay natin yan sa sala. Ngayon ating italakay yung tanong mo lang na sa araw ng Jumu'ah, bago ka magsala ng Jumu'ah,
obligado ba sa'yo ang mag-gusol o hindi? Obligado. Yun yung tanong. Obligado. Binanggit sa hadith ni Propeta Muhammad SAW na kanyang sinabi, guslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ang pagligo, ang pag-gusol sa araw ng Jumu'ah ay wajib. Obligado sa lahat ng Muslim na umabot sa wastong gulang na. Yung nilabasan na siya, umabot sa wastong gulang na. Ngayon, ano yung tinutukoy doon na gusol? Yung gusol ba na unang uri o yung pangalawang uri? Ang tinutukoy doon na gusol, kasi kung siyempre, yung sa pangalawang uri na gusol, isipin nyo, di ba, hugasan yung ari dahil may mga dumi. Eh, hindi ka naman nagtalik sa asawa mo. Ang tinutukoy doon na gusol ay yung normal lang na ligo. Basta mag-intensyon ka lang, ito yung diferensya, mag-intensyon ka lang na yung ligo na yun ay para sa Jumu'ah. Kaya bago ka pupunta ng sentin, bago ka sunduin ni Brother Muhammad, mulis na din siya, madali. Mag-gusol ka muna sa ano mo, yung normal na ligo lang, hindi yung three times, ganun, kasi hindi ka naman nagtalik sa asawa mo, ganun. Pero yung niyat mo, yung intention mo ay yung ligo na yun ay para sa Jumu'ah. Para sa Jumu'ah yung niyat mo doon. Nakuha natin? Normal na ligo lang. Pero yung niyat mo gusol na pang Pero yung niyat mo gusol siya pang Jumu'ah. Yung normal na ligo lang. Yung normal na gusol lang. Yung pang number one sa Oo, magbismillah ka. Tapos ano? Ngayon sa babae, may nagtanong. Ustad, nabanggit doon sa hadith na kailangan anuhin yung ulo. Anuhin yung ulo. Busy si Badr isa sa ano? Cellphone din. Cellphone busy. 1, 2, 3. Ay, sinong sulat mo? Alhamdulillah. Ah, alhamdulillah, masya Allah. Ako sinong sulat ka. Sinong sulat ka. Pagkatatang, pagkatigil siya, kailangan ang hawak ko cellphone. Oo, tama. Pagkatigil siya. Pag ito hawak, games yan. Pero pag ganito, sulat, tinitik nun. Ngayon yung tanong, may nagtanong, sister. Sabi niya, Stad, paano yung sa hadith na kailangan ganunin yung ulo? 3 times. Kasi yung gusto na yun, sa babae din yun eh. Sa babae din yun, obligado din sa kanya din. Yung formal. Eh meron yung ulo niya nakasintipid. Tawag dun? Yung buhok niya. Yung ginaganon-ganon? Pangkulot na ano? Design yun sa babae, yung gusto niya. Same, no? Ngayon, mahirap tanggalin yun. Tapos, kakaano ko palang kanina, tapos tatanggalin bigla. Di ba, pagkatapos niya magpalagay doon sa sister, pag-uwi niya sa bahay, niyaya siya ng asawa niya, hindi siya makatanggil. Hindi pa umabot na isang oras, tatanggalin na niya. Sayang yung pag-ano niya. At mahirap tanggalin kasi ang dami pang anuhin, tatanggalin ng mga ano, mga guma-guma, mga ano. Ano ang gawin doon? Obligado na tanggalin or buhos-buhos na lang? Buhos-buhos na lang kasi hindi naman yung paligo katulad ng paligo. Eh paano yun? Hindi mabasa yung anit niya. Tanggalin niya, para mabasa lang. Eh mahirapan siya kung tanggalin din. Wag na lang siya maligo. Wag na lang siya mag-sip-siping sa akin. Sinabi ng mga ulama, di ba, sa babae, kapag siya ay nagtalik sa asawa niya or nilabasan siya, obligado sa kanyang gusol. Ganun din yung kapag siya ay may regla bago siya magsala. Sinabi ng mga ulama, kapag siya ay naging junub, nagtalik sa asawa niya o nilabasan siya at magugusol siya, hindi na obligado sa kanya na tanggalin yung tali sa ulo niya. Basta importante, buhusan niya at igalaw-galaw lang niya. Igalaw-galaw lang niya. Buhusan hanggang sikapin niyang magalaw sa abot ng kanyang makakaya na hindi masira yung buhok niya. Igalaw-galaw niya hanggang sa ma-feel niya na pumasok na yung tubig doon sa anik niya. Pag na-feel niya ngayon, kalas, tuloy-tuloy na yung kanyang paggusol niya kung ano yung next na step doon. Pero kung siya ay maggusol dahil sa tapos na ang kanyang regla, obligado na tanggalin yun.
obligado na yun ay tanggalin. Nakuha natin? Turo mo sa asawa mo, sa ano mo, ganun. Pag siya ay junob, tatanggalin? Hindi. Hindi na. Basta buhusan lang, hanggang sa mabasa siya. Galaw-galawin siya. Huwag yung buhus lang, ganun. Sabi siya, buhusan lang daw, buhusan. Hindi, huwag galaw-galawin mo rin. Pero kapag siya ay maliligo, mag-usol dahil sa regla, obligadong tanggalin yun. At ganun din kapag sa nifas. Pagkatapos niyang manganak, so magninifas siya ng 20 days, may dugo pa nalalabas, hindi mo pwedeng tabihan yung asawa mo nun sa loob ng 20 days. Ngayon, nagpaano siya ng buhok niya? Nagpasintipid siya, nagpaano siya ng buhok niya? Salah. Hindi pwede na hindi niya tatanggal, dapat obligado niyang tanggalin yun. Obligado niyang tanggalin yun. Nakuha natin? Inshallah. Yung ano siya, ito yung kakasin sa babae, palagpalagin sa ano? Kung ano yung gagawin ng gusol ng lalaki, ganun yung gagawin ng gusol sa babae. Pareho lang, parehong-pareho. Walang pinagkaiba. Ngayon, yung sa para hindi masira yung wudu mo, di ba? Hindi mo hawakan yung ari mo. Paano pag nahawakan yung pit mo? Ha? Yun, mashallah. Okay lang. Basta wag yung butas lang mahawakan. Kahit yung pisngi lang, dalawang ganun lang mahawakan, kahit sa babae din, okay lang siya. Hindi masira yung wudu. Pero wag lang yung butas. Kaya nga, kapag hinugasan mo yung ari mo sa paggusol, sabay na yung sa butas din. Sabay na rin yun. Tawa si Lord. Sabay na rin yun siya. Yung picturean mo kasi tawa-tawa. Puso mo yun sa ano. Puso. Ba't hindi talaga siya? No, mamaya nakapost na yan sa Facebook. Ah, tanong. Ah, sa paligid ko, kaya patay ka. Nakakaramdam ko ba sa paligid mo? Inshallah, sagutin natin mamaya yan pag sa klase natin sa hadith. Sa hadith. Kasi akala ko sa topic. Mamaya sa hadith. Inshallah, italakay natin yan. Magandang ano yan, Mamaya, after kain. Sa hadith. Yung sa patay, yung sa paghugas lang. Oh, sa gusto na yun. Ngayon, yung patay. Yung patay, ano yung proper na paggusol sa kanya? Ganon din. Kung paano ka maggusol sa sarili mo, yun ang gawin mo. Kapag ikaw maghugas sa kanya o dalawa kayo, yun ang gawin mo rin. Siyempre, una dun, kung matigas yung katawan niya, masamasahin mo muna. Masamasahin mo muna, ganon, itaas-taas mo yung mga buto-buto niya, yung paa. Isa-isa mo na siya, yung leeg niya, ganon, para lumambot siya. Lumambot. Siyempre, nakatakip yung aura niya. Kahit nakahubad siya, nakatakip yung aura niya. Kasi may gloves ka nun. Oh. Ngayon, pagkatapos nun, paupuin mo siya, pigain mo yung chan niya ng dahan-dahan para lumabas yung dumi niya sa puwit niya. Lumabas yung dumi. Tatanggalin yung dumi kasi delikado yun. Kasi pag hindi nalabas yung dumi, baka balot, baka lalabas yung dumi dun, maamoy. Kaya pag sa pagligo, Pigain. Tapos, tatanggalin mo, kuha ka ng tissue, kukunin mo sa ilalim, dukutin mo lang, lagay mo sa tamang lagayan, sa plastic, ganun. Nakaupo siya, ganun, sa yung kasama mo, nasa likod, nagaganon, hawak, tapos pinipiga-piga mo yung chan niya dito, nandahan-dahan lang, para lumabas yung dumi doon. Kasi lalabas yun, yung dumi na yun, lalabas yun. Pagkatapos nun, Ugasan mo na yung ano niya, kamay niya, yung tulad ng gusol na. Tapos yung ari na niya, 3 times. Tapos, pagbuduan mo siya, magbudo siya. Paano yung sa pagmugmog, sa pagsinga? Punasan lang, kuha ka ng tissue, basahin mo yung tissue, di kaya tela, basahin mo yung tela, punasan mo yung bibig niya,
na dahan-dahan lang kasi parang buhay din siya na ano ba, parang tulog lang siya, yung brother. Tayo magulo sa kanya. Tayo magulo, alam siya magulo sa kanya. Niloko mo. Siya magulo sa sarili. Tapos yung ilong niya din, ganoon mo ng tela, pasok mo yung darili mo, tela, tapos ganoon-ganoon ulit, cotton buds, ganoon, 3 times. Tapos yung sa mukha na, basahin mo yung mukha niya, yung paano ano, tapos sa ulo, basahin mo yung ulo, tapos buong katawan, kanan muna, tapos magkaliwa, tapos ipatagilid siya para mabasa yung sakit, tapos tagilid sa kabila na naman, ganoon, tapos, sabunan mo na siya, buong katawan, sabon, tapos paligo, kalas. Tapos na. Kung paano magbusulod ng buhay, ganun din. Tapos balutin mo na siya ng ano. Balutin. Inshallah, italakay natin yan. Kasi may proper din yan. Meron pa yung pabango ilagay. Meron pabango ihalo dun sa tubig. Meron pabango, yung pang last na ni ano. Yung parang gata, iba yung pang, yung gata, yung unang piga mo, yung pang last. Yung last na piga, yung unang ilagay. Ganun din sa pagbusulod sa patay din, meron tubig na unang ilagay. Yung tubig na panglas, yun yung may pabango. Yun yung panglas na ibuhos mo na siya, yung mayroong pabango na nakalagay. Yung kafur, na pabango, kafur. Tapos kalas. Tapos balutin mo na siya. Mayroon pa pa niya pagbalut din doon. Ha? Yaktual natin? Tapos si Muhammad Ali yung ano natin. Saan Muhammad Ali? Saan yan? Wala. Wala si Muhammad Ali. Oh, pwede. Ano siya? Nakaubad si Muhammad Ali. Nakabrip siya, pero may tuwalya. Takip yung aura niya. Takip yung puso hanggang sa tuhod. Nakaubad. Tapos uugasan natin siya. Buhati niya ang tela. Buha nga niya. Ayun, may Muhammad Ali. Walang tao. Meron tao din. Buhos talaga, tubig talaga. May tubig. Buhos talaga. Buhos talaga. Mag-demo tayo ng paghugas ng patay. Mag-aral tayo paano hugasan ng patay. Tapos kunwari, ikaw yung patay, hugasan ka namin. Nakabrip ka lang, nahiga ka gano'n. So yun yung sa gusol. Ngayon, sino ating tatawagin? Mag-gusol. Si, ano lang? Si Brother Ali. Alex. Demo mo yung sunna na gusol. Dito ka sa harapan. Proper na gusol. Sige lang, sige, hindi. Walang kailan. Walang kailan. Gusto ka masaya. Hindi, yung mag-gusol ka na. Mag-gusol ka na. Anong gagawin mo? Dala mo na yung tuwalya mo. Papunta ka na ng CR. Oo. Saan mo na yung gripo? Wag mo na lang kami pansin kung maaaring na may gripo sa lang ako. Ikaw lang tao. Ikaw lang tao. Sige, bismillah. Yun sa anim na ano, ganon. Limbawa, ito yung ano, tabo. Yan. Limbawa, ito yung tabo. Basahin natin yung kamay natin. Ang una ay niyat muna. Na ikaw ay mag-gusol. Ang una, mag-niyat muna tayo pa, na tayo yung mag-gusol. Kahit sa isang natin na tayo yung parang sa ating mag. Pangalawa, pangalawa, bismillah. Bismillah. Kung labas sa CR, kung sa loob ng CR, sa isip na lang. Pagka sa labas ng CR, yeah, bismillah. Pagka sa loob,
tapo, tapos tubig. Basahin natin yung kamay natin ng 3 beses. Paano pagbasa sa tabo? Una, ganyan natin. Tapos, isa. Una. Tapos, tama. Tama yung ginawa ni Brother Alec. Kasi yung iba, ginagawa nila, dinadakot nila. Mali yun. Huwag mong dakutin. Dakutin mo lang siya kung nahugasan mo na sa pangunang pagkakataon. Kasi baka may dumi doon, madakot mo, mahal yung dumi doon. Sa unang paghugas, ganunin mo muna siya. Isa. Ngayon, pag nahugasan mo na siya sa unang pagkakataon, pwede ka na magdakot sa kanya sa pangalawa at sa pangatlo. Tapos, kailangan mo doon, basahin natin yung ari natin na 3 beses din. 3 beses. Tagalin natin yung mga dumi. Oo. Oh. Tapos, pagkakas ng ari, yung buka naman natin ng ulo. Tatlong beses din siya. Hindi. Udo mo na. Udo mo na. Kung paano ka mag-udo sa sala. After ng ari, udo. Pagkakas pa rin natin yung rupin natin sa ari, mag-uwan mo na tayo. Ang paraan ng pag-udo, yung nagayon ng pag-udo natin bago magsala. Magsala. Tapos, pagkatapos ng pag-uuto natin yan, nila sa ulo na. Papabasahin natin siya ng 3 beses. Hanggang sa yung anit. Yung dapat i-grab mo siya. Diskusin natin naman yung iba. Diskusin. Pumasok yung tubig sa pinaka-anit. Ano natin. Tapos, buhos ka na. Pag-buhos ng tubig. Diba? Kanan, tapos kaliwa. Pwede lang din buhos na din. Pwede buhos na din daw lahat. Kailangan mabasa lahat ng mga sinisingit. Mga sinisingit, dapat mabasa lahat. Sa likod, yung sa likod ng tuho, ditong banda o, minsan hindi napapansin. Kalakalakan. Yan, ano ang tawag dyan? Kalakalakan. Kalakalakan? Alak-alakan. Alak-alakan. Iba yun, talampakan. Alak-alakan. Tapos yun, okay na, tapos na. Pwede ka nang lumabas sa siya at huwag ka lang. Magsala. Okay. Bismillah, paglabas mo. Ufanak tapos, magsala ka na. Kung gusto mo nang, pwede ka pumalik para kung gusto yung gumamit ng sabon. Oo, pwede kang gumamit ng sabon. Pagkatapos na yun. Pagkatapos na gawin yun, pwede kang gumamit ng sabon. Kasi pag nadampi yan, ay magudo ka ulit. Pero yung gusol mo, tama pa rin siya. Yung pagudo lang, nasira na. Kailangan magudo ulit. Okay na yan, mashallah. Isa ka lang, Kerwa, mashallah. Next, sino tatawagin natin? Oh, tanong. Parang pag tapos ka na magusol at magudo, tapos nakabalik ulit sa siya, kapasok ulit sa siya, kailangan mo pang magudo ulit. Magudo ka ulit. Kung nagdumi ka o umihi ka, magudo ka ulit. Hindi ako nagdumi. Hindi ka umihi. Pasok lang ako sa sir. Walang problema yun. Oo, walang problema yun. Diba, meron ka lang nakalimutan. Meron kang, yung ano ko pala, yung brief ko, ano, kunin mo. O yung sabon ko pala, yun. Okay lang yun. Hindi yun nasira. Okay lang siya. Sino? Nawala si ano? Nawabas ha? Sino mo kasi? Si Muhammad, saan natatawagin ko? Wala si Muhammad. Hindi, si Muhammad. Yung isa. Si Muhammad. Sige, ano na lang? Badir Abdurrahman. Last. Pang last. Yung proper na gusol. Oo. Ha? Alam mo yun? Diyan na lang. Yan naman yung ano, Badir. Para makita mo. Makita niya. Hindi, okay lang yan. Ano na lang natin yan. Proper na gusto. Halimbawa, mag-gusol ka na, madala ka ng tuwalya, pasok ka na sa CR. Anong gagawin mo? Ito yun. Tandaan nyo palagi, lahat ng ibada, niyat muna. Yun yung unang gawin. Magsala ka, magwudu ka, lahat. Niyat muna. Ano yung intention mo, ano yung gagawin mo, ganun, dapat kailangan yon. Niyat ko, mag-gusol ako, ganun. Tapos, next. After ng niyat, ubas ng kamay. Bismillah pa.
Bismillah pa. Kung nasa loob ka ng CR, sa isip mo na lang. Tapos, ugas. Di, ano lang ah, tatlong beses lang buo, pareho sila. Oo, oh, tatlong beses lang. Hindi yung tatlo, tatlo dito, hindi buo na sila. Tatlong beses. Tapos sa loob dahil yung ari ko, tatlong beses din. Tapos sa... Yung sa paghugas sa ari, kaliwa ha. Kaliwa yung ano, si Brother Alex, yung sa ano, sa ari, kaliwa yung pag, ano, kaliwang kamay. Hindi kanan. Oo. Oh. Meron pa ba sa ulo? Ituloy-tuloy mo lang yung sinabi mo, darating din tayo dyan sa ulo na yan. Tapos ano, papasahin yung ulo pa, konti lang. Hindi, wudu muna. After ng hugas sa ari, wudu ka muna. Kung paano ka mag-wudu sa sala. Basahin mo ulit. O, kamay-ari lang, tapos wudu ka na. After mo mag-wudu, yun, ulo na yun. Basahin mo na yung ulo mo. Tatlong beses mong buhusan ng ulo mo. Every buhos mo, kuskusin mo. Hanggang sa ma-feel mo na nabasa na yung anit mo. Kaya halimbawa, yung buhok mo makapal, tulad ko, tulad mo rin. Pag magkuskus ka, dapat ikuskus mo talaga ng maayos para mabasa yung anit. Yung pumasok sa anit yung tubig. Every buhos, hanggang abot sa tatlo. After nun, pagkatapos, buong katawan. Kanan, tapos kaliwa. Tapos, buhos na tanan, lahat. Ano pa? Kano doon? Ligo na. Kailangan na mabasa lahat. Yung mga alak-alakan. Alak-alakan ba yun? Alak-alakan, yung mga anit-anitan, yung mga talampakan, yung mga ano, yung mga singit-singitan, mga ganun. Lahat, basahin lahat. Yung likod ng tainga, di ba? Minsan, hindi nababasa yun sa loob ng, ay, yung loob ng tainga kasi yung pag-udo mo naman, di ba? Nabasa naman siya. Yung batok, ganun. Kailangan, minsan sa likod mo, may kunting pat na hindi na basa, hindi mabasa. Kailangan dapat, sa likod mo, mabasa mo rin siya. Mabasa mo rin siya. Boost ka naman. Ang problema, ganito. Subhanallah. Sige, okay na bro. Masyadong khair. Ang problema, hindi naman siya problema, pero nangyari, kunti lang yung tubig. Isang galon, isang ano lang, yung 5 liters na ano, 5 liters na mineral, ganun lang yung tubig mo. Paano mo siya igusol? At yun yung ginagawa nila Propeta Muhammad SAW, kasi kunti lang tubig sa panahon nila eh. Hindi sila nagbubuhos. Diba after magudo, magano sa ulo, diba magbuhos ka na. Hindi sila, yung ginagawa nila kasi kunti lang natira eh. Kasi magbuhos sila, baka hindi mabasa yung ano. Kinukuha nila yung tubig lang, pinapahid-pahid lang nila. Hanggang sa mabasa, pinapahid-pahid lang nila. Pahid-pahid. Pahid-pahid lang. Tapos okay na. Meron pa ang matira doon eh. Pahid-pahid mo lang. Magdakot ka lang, tapos pahid mo sa likod mo. Dito, kilikili mo. Dakot, pahid mo, pahid. Huwag lang mahawakan yung ari. Pahit-pahit, tapos dakot ka na naman, pahit-pahit mo lang, hanggang sa mabasa lahat. Halas, okay na yun. Pwede kang mag-gusol na ganun tubig lang. Ganun tubig lang. Ganun din, halimbawa, pwede mo rin ma-apply yun kapag lamigin ka. Halimbawa, gusto mo mag-ano sa asawa mo, gusto nyo mag-second round sa asawa mo, tapos malamig. Malamig, so mahihirapan ka magbuhos. Pahit-pahit ka lang. Pwede kang magpakulo din ang ihalo mo doon, tapos pahit-pahit ka lang para mas maging madali din. Pahit-pahit lang. Para hindi ka masyadong malamigan. Pahit-pahit lang. Paano pag meron kang sugat dito? May bandage. Nakatali. Yung ating napag-aralan. Punas lang siya. Punas lang. Punasan mo lang siya. Kalas. Yun na. Yun yung pamaraan kapag yung tubig. Kunti lang. Pero pag marami kang tubig, huwag naman magsayang na, buhos ka. Sabi niyo, basahin lahat. Yung isang balti. Buhos lahat gano'n. Israp na yun, magkakasala ka na nun. Last, si Brother Muhammad na. Kahit dyan ka lang. Ano mo yung proper na gusol. Oh, kasi yun ang ating i-apply palagi. Gusol. Ano
nila. Oh. Kung nasa labas ng CR. Kung nasa loob naman, sa isip ka na lang. Tapos, magugas ng kamay, tatlong beses. Tapos, ari, tatlong beses. Tapos, magwudo. Kung paano yung proper na wudo. Okay. Tapos, maligo. Oh. Una sa ulo muna, tatlong beses. Tapos sa right side. Yung sa ulo, paano yung, ano yung proper sa pag... Yung ano yung hanggang ma-feel na yung tubig pumasok ka. Masha'Allah, alhamdulillah. Tapos sa right side ka yun? Oo, isang beses. Right side, tapos side. Pwede lang din buhos ka lang, pwede rin yun. Oo. Tapos? Tapos doon? Meron kang dalawang, meron kang dalawang iingatan habang nagbubuhos ka. Yung parte ng... Hindi mahawakan. Pangalawa? Mga alak-alakan, mga singit-singitan, mga ano. Kailangan mabasa lahat yun. Sikapin mo, mabasa lahat yun siya. Tapos labas ka lang ng siya. Okay na yan, alhamdulillah. So yun yung proper na, ano, proper na paggusol. Kung paano maggusol ang lalaki, ganun din yung babae. So ulitin ko, doon sa babae, kapag merong tali ang buhok niya, kapag maggusol siya dahil siya, siya ay junub, junub lang siya, no? Bas yung ano niya, nung nagtali siya sa asawa niya, hindi na kailangan tanggalin pa yung sa ulo niya, yung tali. Buhos lang siya, basta galaw-galawin na niya hanggang sa ma-feel niya yung ano sa ulo niya. Pero kung maggusto siya dahil tapos na yung regla niya, yung hayd, regla, or tapos na yung nifas niya, yung dugo pagkatapos manganak, kailangan tanggalin yun. Kailangan yun, obligado na tanggalin. May tanong doon? Wala na. Inshallah, next week ulit. Yung italakay natin next week ay tungkol sa tayamum. Yung proper na tayamum. Ano yung mga rules sa tayamum? Kailan magtayamum? Ano yung mga, di ba dito na talakay natin sa gusol, yung anim na dahilan para maggusol. Ano din yung mga dahilan sa tayamum? At ano yung mga nakakasira ang tayamum? Itong sa gusol, lahat na nakakasira sa wudu, hindi naman siya nakakasira sa gusol. Ang wudu lang ang masira. Pag halimbawa, habang nagbubuhos ka, nakautot ka, wudu lang ulitin mo. Huwag na yung buong gusol. Pag habang naliligo ka, malamang tubig, nakaihi ka. Oh, wudu lang yung ulitin mo, huwag na yung buong gusol. Magwudu ka lang, kalas, tapos na. Inshallah, next week tayo mo, inshallah. Subhanakallah, bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala, wabarakatuh.